Sumaybayan. Ano po yung sa inyo, ma? Marcos Marine Group, all over Philippines. Ayan, ma. Masada. From Sarsagan City. Kayo po, sir, People's TV. TV, yes, po. Okay. Sumaybayan po, mga kasama from NPR. Ma'am, gano'n po kasulid yung sorsogon po? Ay, solid na solid. Malaking porsyento. Sabi kasi nila, ang Bicol region ay baluarte ng mga Lenin. Wala po. Walang solid. Walang solid Bicol po. Walang solid Bicol. Alam mo naman po sa politiko eh, parang din sinasabi, kiniblame nila na ganito, ganyan. Pero, nakita nyo naman si Turi yung crowd, ang gandun. Yes po, nagtataka lang. Wala pa tayo doon sa ano. Yes po, ang isa lang na, isang nagtataka lang namin, simula nung pumasok kami ng Kamsor, from sa Arco hanggang dito, wala kami nakikita ang BBM tarpaulin. Hindi po, kasi ano? Hindi naman po bumubot ang tarpaulin. Yes po. Ang bumuboto po kaming grassroots. Yes. Correct. Yes. And wala po sa amin masyadong sponsor ng mga tarpaulin. Kami, halos karamihan po sa amin lang. Mga volunteers, kami na po nag-produce. Pero may nakapanayam kasi kami kanina na isa siya sa headquarters, ang sabi niya ay mga tarpaulin ng BBM ay parang yun ang bangit niya, tinatanggal. Isa pa so rin yun lang ang ano namin, totoo, mayroon ba katotohanan yun? May naglagay po, tapos the next day tinanggal nila. Yun, ayun, may patunay na si ma'am, isa din siya na nakakita na tinanggal yung mga tarpaulin ng BBM and Sara Duterte. Yun team. So yun po, yun ang katotohanan. Baka sabi kasi para... Ayun ang gusto nila. So, nasa capital na. So yun po ang katotohanan kasi baka sabi nila gawa-gawa lang namin yung Kamsor. Video. MPR Kamsor. Kamsor Naga. So ito po yung group ito from Cam Norte, Kamsor, Albay. Nagkaisa po ang nag-unite na para po supportahan si So, hindi lang po masasabi natin na baluarte nila, dahil makikita niyo po yung crowd, eh sabay-sabay po silang sumabay sa amin. Marami pa pong narating. Nasa na po sa topic. Kasi meron po manggagaling po mga buses, nakikita yung mga buses na kaya meron po mga buses from Alpine. And then cars. Kaya nga medyo nahihirapan na yung ano ang dito. Oo nga po eh. Mga security. May nagsabi nga po, lalangawin daw yung caravan ngayon. Yes. So nagulat po ako nung ano pa lang, simula dito hanggang dulo, sobrang dami talaga, grabe. Hindi po kasi kami masyado sa MSM. Kami po gumagalaw sa grassroots. Opo, yung opo. Mga totoong butante po. Tsaka kung tutuusin po mga loyalista to, these are loyalists way back 70s. Tahimik lang po, tahimik. Tahimik. Ilan taon na po kayo? Ako? Bula. 40? Ay, hindi. Senior na ako. 63. So, naabutan niyo ba yung Marcelana? I was there. Yeah. Kasi nasa kami nakatira. Ayun. Ayun, okay. So, marami kasing alinas na, saka alam niyo na, marami mga sabi-sabi na ganito ganyan, mga Marcos, mga otay tao. Ay, hindi. So, yun, gusto lang malaman ng mga kabataan para may parating natin. Ano po yung masasabi nyo tungkol doon? Mali po. Kasi parang ganito rin yan eh. Kung kayo po may kasalanan, di ba syempre takot ka. Kung kayo ay may binayulate na laws natin, natural kayo ay tulo. So, kung wala kayong binaviolate, wala eh. Wala parusa, di ba? Kasi illegal yung ginawa nyo. So, syempre may parusa. Ngayon, sa mga kabataan naman, alam nyo yung mali, bakit yung gagawin? Kaya mga kabataan na iba ay natatakot dahil may ginawa siya ng mali. Sana naman yun ang linawin. Hindi yung inaano nila yung mga kabataan yan. Pero marami na pong mga kabataan gising. Kung makikita nyo mamaya, puro kabataan na nandoon. Halos yung mga voters ngayon, nalaman nila kung ano na nangyari. Kaya sabi nila, walang katotohanan. So isa pa pong katanungan about dun sa kung napanood nyo yung Lariga doon, saka si Espiritu. At Espiritu. Ang sabi ni Gadon. Bad spirit. Ayun po. Ang sabi kasi. Bad spirit ka! Ang sabi ni Gadon. Ayun. Buwawal dito ang hotel. Ang sabi kasi ni Gadon, kung mayroong pinatay ang mga Marcos, ang sabi niya,
maraming mga gustong bumalik sa gobyerno, pero anong ginawa ni Joma Season? Pinapapatay niya daw. So yun ang bangit niya. At saka, yung Plaza Baming, sinong may gawa? Ang bangit niya ay si... Plaza Miranda. Yes, po. Pwede, pwede na yun lang sa Plaza Miranda. Nakapalaya sa Miranda. Diba? Doon na lang, obvious na obvious. Pangyayari nyo, ah. Yung mga nag-organize, at talagang na-original na nag-organize, wala naman doon. Bakit yun ako nila na kung sino yung mga inocente na nandun doon sa kanila kanila? Ayoko na magpangalam ko. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Nahihirap na eh. So, na, sa tingin nyo ba, yung mga nabiktima doon sa Plaza Miranda, ngayon na nalaman nila kung sino ang may gawa, sa tingin nyo ba nagagalit sila doon sa... Tingin ko, pwede kasi, sa totoo lang, may mga kamag-anak kami na naging biktima din. Kaya mahirap na po na sasabihin nila na sirang-sira ang Marco, sirang-sira noon. Hindi po, walang nagugutom noon, tututusin eh. Lalo na yung masagana na hinti na kasi may farm po kami. And ako, practitioner ako sa farmer. Mas grabe po ngayon. Noon may subsidy. Ano, mga farmers, sa fertilizer, sa kung ano pa man na kailangan ng mga farmers. Pero ngayon wala. At taas po ng ano, ang presyo ng fertilizer. Dati lang po yan, magkano lang yan? Mga 300 to 400. Ngayon, 2005. Sa kaya ko tutuusin po kami, ano pang kikitain namin doon sa aanihin namin sa ngayong cropping season? Halos wala na pong kikitain. Pangalawa, yung RPL na yan. RPL. Rice stratification law po. Ang laki po. Tsaka yung sinasabi nila, yung sa RCEP na magiging parang yung sa Rice Comprehensive na assistance sa mga farmers. Hindi naman lahat po nakakatikim or nakikinabang. Kasi for example, example ko na lang po sa inyo. Yung RCEP na yan, sabi nila mayroong ayuda, ilang bilyon yon na rinilis ng DA. Nung matingnan, kasi ako po may organization kami, ang farmers namin is natin 3,000 plus. Eh yung na-accommodate lang doon is nasa 2,000. So nasa inyo, diba? Pag tanong namin sa national, hindi, lahat meron. Asan po yung iba? Bakit hindi nila kinumpla yun? Bakit hindi nila nabigyan lahat? Yun ang katanungan ko. Kaya,